So yun po, kung nakikita nyo, mayroon pong liwanag dun sa loob po ng butas. At sa butas na yan, parang may humaharang na ulo ng tao na kulay itim. Ayun po. Medyo malayo lang po ito sa kinaroonan natin kaya sinum natin. At ang nakapagtataka dito, nasa gitna po ito ng bundok, pero may liwanag po dun sa loob ng butas. Ang butas na to ay mayroong punong kahoy. Ayun yung punong kahoy. Tapos medyo harangan din siya ng mga baging. Medyo humina na yung liwanag, no? So nandito po tayo ngayon sa gitna po ng gubat at pinuntahan po natin itong sinasabi nila na ospital sa loob po ng gubat dahil nung unang panahon ito po ay sinasabing taguan ng mga tao. So ngayon ay aakyat kami dyan sa taas. Laki ng bulaklak, oh. Ganda. Astig. So akyat kami dyan sa may ilog. Baybayin namin to hanggang doon sa taas. Parang madulas ngayon, oh. Kasama natin si Ayon at si Lindon. Si Mark ay umuwi na ng Romblon. Shoutout kay Mark. Kung nanonood ka, Mark, mag-chat ka. Sabihin mo, nanonood ako direct. Shoutout din kay Mary Rose Tatlong Hari, kay Sheila ng Sheila Sarsari Vlog, kay Mama Silya, kay Ma'am Juan, at sa lahat po ng ating mga organic viewers, organic subscribers, ayan. At sa Rivera family, Tagalog family, Epitito family. Kay Ginilin Halike. At kay Jumar Halike. At kay Cyril. Kaya Ginit Catalan. Ayan, shoutout. Maraming salamat sa panonood. Ano yan? Parang patibong, no? Patibong yan, matulis yung kanya. So meron kami nakitang patibong. Matulis yung dulo ng kahoy. Hindi ginakot, eh. Oo. Kumikinang yung bato. Ayan, oh. Kailangan natin tumingin sa paligid, sa ibaba at sa taas. Para mga lubid. Ha? Parang mga lubid. Oo. Oh.
Parang humina na yung tubig. Oo. Ha? Dipit tayo dadaan. So dito mayroon tayong mga nakikitang mga tabo. Mga shampoo. At saka mga bag. Yun. Busy na si Ayon. Ayon si Ayon. So may nakita tayo dito mga ayan, bag. Tapos mga notebook. Chinelas. Basyo ng soft drinks. Kaserula na yupi. Sombrero. Posporo kape asukal. Siguro ito talaga yung taguan nila nung una. Malinaw na ngayon ang tubig, no? Malinaw ng tubig, sarap maligo. Sino una akyat? Saka. Saka, yakdan. Ayan. Mas mabigat pa yung katawan ni Ayon sa akin eh. Oh, wag masyadong magganyan ha. Talaga.
Dito ako nung kinagat ng kano, maraming bubuyog sa lugar na to. Ito na yung lang. Tingin-tingin tayo sa paligid. Kaya pala ginagawang taguan to noong unang panahon dahil bukod sa may tubig, parang kubli. Hindi siya madaling makita. Kumbaga nakikita nila yung pumapasok sa loob, pero ikaw kapag nasa labas ka, hindi mo makita kung may tao nga ba sa loob. Katulad ito. So doon na kami galing kanina. Wow! Astig! Ganda na! Ganda na! Lakas sa tubig. Tabi-tabi po. Puro pangin na yan dyan eh. Diyan dati sa bato na yan, diyan dati may nakatayong babae nakasuot ng kulay orange na damit. So, dito din sa lugar na to, dito sinasabi nila na may tao daw na walang uso. Ano hukay na yun? Parang may malaking butas. Yun o. Butas.
kasi. Ano kayang butas na yun? Dapat pa lang malinis ng punong kahoy. May mga dahon, no? Parang pinangsapin. Oo, parang hukay. Ano? Bago biglang may nahulog yan, oh. Snake. So, baba tayo. Titignan natin doon sa ibaba. Mas magandang doon tayo bande para makita natin ang hukay. So doon kami galing kanina sa ibaba at umakyat kami dito para dito na lang kami dumaan dahil doon sa dinaanan namin kanina ay masyadong matarik. Dito. Yung butas. Parang may ano doon sa loob. No? Parang may apoy doon sa loob. Oo nga. Grabe ka yun. Bakit? Kinabahan ako sa'yo. May napansin si Ayon na yung butas parang may apoy dun sa loob. Parang may liwanag, no? Oo. So, parang may tao. Kala ko kanina yung snake. Oh, parang may sumisilip. Ayun o. Hindi masyadong maninag eh. Pero sa dito talaga sa personal, kitang kita. Oo. Yan ay... may ibig sabihin, anong kanya dito? Yan ay butas. Kumbaga puro na to kakahuyan. At saka madilim. Pero diyan makita mo
maliwanag siya sa loob. Eh, parang tao nga. Nakita na, liwanag. Oo, pag sa video. You know, parang nakaupo bagay siya. Pero pag sa video, hindi siya kaan makita. Pag sa personal, video mo pa bago konti. Tao talaga. Nakaupo lang yung nakatalikod. Yan, oo, tunang liwanag. Kita ang liwanag yun. Yan. Sa video po, nakikita na yung liwanag. Tapos, ayan na. Oo. Oh, nakikita na po yung tao. Ay, ulo. Ulo, oo. Ulo ng tao. Ulo. Yun yung umaharang dyan sa may liwanag. Parang doon yung liwanag. Oh. Ulo, no? Oo, ulo ng tao. Ayan, oh. Pulay itim siya. Ano kaya yan, oh? Hindi malayo kasi sa atin. Hindi namin. Ay, yun. Gumagalang siya. Hindi namin pwedeng puntahan yan kasi nga bangin po to. Ito, papakita namin ah. Yan. Malalim to na bangin mula dito. Papunta dyan. Puntahan lang tayo. Bantay kayo na. Kasi lindon. Saan yan? Ayun. Mataas. Mataas yan na may butas sa likod ng puno ng kahoy. Tapos doon naman may lumiliwanag at saka yun ay ulo ng tao. Medyo nagbablard lang yung ating cellphone. May pinupukusan kasi. Oo. Napukos eh. So yun. Imposible din na makaabot yung liwanag dyan dahil sarado po yan. Walang mga anong tawag dyan? Walang mga sikat ng araw na pwedeng makapasok dyan dahil bundok nga po to at puro bato yan, oh. Bato. Katakot, no? May panginig ka na. Oo. Nakaring. Ano yan? Bato na nakaring. Oo. Ang daming makikita, ano, pag dito ka sa gubat. Ano, mga naka-arrange na bato. No? Ha? Ito yung uod na delikado. Saan? Yun o. Patarik ka pala dito na. Ano talaga? Yun o. Saan? Yan. Ha? Ha? Walang lumbay? Parang may sumusunod na. Pugad? Ano yan? Kahoy. Dito talaga kailangan mag-ingat ka. Pati dito sa gubat may nagkakain ng buko. Oh. Pero kung sakali talaga na magkahabulan, ako talaga yung maiiwan dahil ako yung nagbibidyo. Sila nandun na. Nakakala na si Ayon pa yung nahuli. Pero ang totoo talaga, yung videographer, yun yung mahuli. So yan. Dito na kami sa taas. Lalong din na, no? Oo, yun yung butas na pinuntahan namin. Na mayroong falls. At sinasabi nilang taguan noong unang panahon. Pero kanina, marami pa tayong mga nakita na mga bagay-bagay na posibleng
kung may mga tao na nagtatago dyan, ay dyan sila pupunta. Tago din yan. Sobra. Sobrang tarik.